mga team na ano eh, hindi natin in-expect na ganito kaganda yung magiging performance nila. Yes, napunta sila ng maaga sa lower. Bracket natin. Pero, 'di ba? Yun lang din naman yung naging talo nila. And right now, still mag-stake up sila dun sa mga heroes na ayaw nilang makatapat. That's gonna be the four views. And Arkangel Superman Ching, though wala to sa lineup ng banlist nila, si Lina yung tananggal nila. Kasi alam natin pag ang mga clutch moment, Chester can still use that si Lina, no? Nabanggit din to dati ni Ricky X sa Palema, Paloma. Ricky X sa Paloma, pati nila Luis. O Ricky sa Paloma, pati nila Luis, nila Christian de Guzman. Damay-damay na to. Marunay na pangalan dito. Pero going back sa ating draft, Hayabusa removed by Aether. Ang laki kasi ng chances na pag yung Hayabusa na pakakawala, napupunta lagi ito sa 2 picks. Ang matindi dyan, nakuha mo na yung isa sa mga meta na assassin as of now. Tapos makakuha ka pa ng isang, like for example, yung strong side lane or strong mid lane. And now, before nagiging issue natin na hindi ganun ka-effective yung Hayabusa, pero nung naggamay na at iba, nakapisado ulit, iba na pala yung effect mismo ng isang Hayabusa, lalo sa ating, not only in our tournament itself, pati sa iba't ibang mga liga, iba yung ano, unless na lang siguro kung nasa legend kayo tulad ko, walang Hayabusa lumalabas. Wala. Pag nag-Hayabusa ka sa ganyang rank, baka matrash to ka pa ng kakampi. Oh. Pero ang Hayabusa kasi talaga ngayon, Prof, mas maganda eh. Kung ako yung tatanungin, I think it's so much better than the Hayabusa before. Bakit? Mm-hmm. Guys, dati, kahit anong gawin mo, lilipat at nilipat yung Ugi Shadow Kill sa lahat ng magkakatabi. Ngayon, as long as may mark yung main target mo, di ba, every time that you basic attack or you use skills on a hero target, nagkakaroon sila ng magtaas. Kung sino yung may mark, muna yung ipaprioritize ng Ugi Shadow Kill hanggang mawala ng mark na yon bago siya lilipat sa ibang miyembro or sa ibang target. Kaya pala, in terms of pick-off. Kaya pala lumakas maglaro si ano, no? Si Oscar. Tsaka si John Vincent Usisa. Kung paano sila ang isa sa mga malulupit na dynamic duo. Kala ko kalmot ni Ursa yun. Kasi dati ang kalmot ni Ursa, pag may ganun ka, may mark ka. Malaki damage yun. Oo, mas bumabaon yung kalmot sa'yo, di ba? Pero kaya ano, yung palang priority para sa isang ano, sa isang Hayabusa. Natan, join inilapag na din dito. Natan, nakita natin para sa late game potential. Iba yung damage niya, iba yung capability. Lalo pag naka-ipon na ng movement speed niya, War Axe, tapos yung kanyang ano, Hunter, basta yung mga physical fan na naka-stack up, Hunter Strike, iba yung ano, iba yung movement, hindi mo pa mahuli ang isang ano, ang isang ang Natan. So for you to be able to remove that Natan as early as possible, pwede mo siyang ikutan. Pwede. Though, in terms of ikot naman, meron ng link yung Aether. Diba? So hindi na kagad sila mamamorob. Pero bakit may pagguso ka? Angela. Habang nag-a-time yan. Parang medyo may pag-igigil na halo yun. Yung coach ko ang bano eh. Sabi niya, ano pala, hindi pala Vincent J pala, hindi pala John Vincent. para kay Usisa. Pero going back into our game, binalik nila yung usual thing na Angeline combo. Diba? Ano ba masasabi mo with regards sa Angeline? Medyo matagal natin hindi nakikita, pero kamusta bang ano take mo dito? Ang take ko dito sa Angeline combo, ito yung natutulog, pero once na may gumamit, effective pa rin talaga. Mm-hmm. Kasi alam mo yun, as a way of escape, it's an effective way. Tapos as a way of chase, super effective pa rin. Kasi nandyan pa rin, di ba, yung mga slow, yung pagtali. But, this time, nanegit din nila yung sinabi mo nga na Natan na kailangan nilang ikutan or mahirap hulihin. So with the Angela, it's gonna be easier for them to catch this one off. Though, ang kailangan naman gawin ng Arkangel Superman Ching is maprotektahan to ng Johead. Which is, they do have the Johead. But this time, ang kukunin naman nila is... Your team is bailing. Ayun. Parang nawala ka bigla dun. Pero eto na nga. Ako ata nawala. Hindi, may naririnig na ako. Okay na. Ikaw ngayon nawala. Sinubukan ko lang kung magkakaroon talaga mga nawawalan. Ayun na nga, Eve, removed by Arkangel Supermoon King. Ayaw na nila yung pwedeng dumakot sa likod. So most likely, parang pwedeng tanggalin dito is the Lancelot Farsa. Ang option dito ng Aether. There you go.
the Lancelot remove Arkangel, ang pwede na palang pumuga or pumili sa isang Farsa, which is pwedeng gawin tong trap ng isang Aether kasi nasa kanilang ano eh, nasa kanilang ling eh, nasa kanila din ang pakito. Nakita natin to game number 1 kung paano pag bumao ng isang Eve or anong Farsa, pinapasok lang ng isang pakito, hinarapan naman ng isang Roger Dat, mga sir, double marksman, I mean double marksman para sa isang Archangel Super Munching, while Aether nasa kanila naman ang adjustment period. They need a strong side lane and another good tank. When you say good tank, siguro ito yung mga malalakas mang setup or ano ba, Atlas. Actually, Farsa would still work for the side of Aether. So, ang mangyayari dito is Angela who's gonna be the acting tank, tapos Farsa pa rin yung pinaka magiging mage support nila onto the middle lane. Though on in terms of side lane naman, Labu or Yuzhong could work for them as well. But let us see, there, it's taking time. Pero yun na, mukhang ganun ngayon magiging concept nila dito, Prof, no? They're still going to take a mage hero, then Angela ngayon magiging acting tank nila for their side. Whereas Arkangel Super Munching Wu goes in with the Kaja, even though on the latest patch, this hero was just nerfed. Actually, okay din mag-Kaja kasi the moment na ipinik ng isang Kagura, automatic ayaw mo na mag-Farsa. Diba? Ninigate mo na yung idea na maglalapag ka pa ng Farsa para ka naging auto 250 gold dyan. O kaya 180 na nakatayo. Oo, pipitas at pipitasin ka na. Good decision ang ginawa dito. I mean, a good draft ang pinakita dito ng Aether going against Arkangel Super Munching. Still, Arkangel galing sa 2-0 panalo, dala-dala pa nila yung momentum na maari nilang gamitin edge going against sa kakagaling lang sa bench na itong team Aether. Yes, but right now, Prof, ang tingin ko in terms of draft, maganda yung ginawa dito nga no, ng Arkangel Super Munching. Kasi kung iisipin mo nga naman ngayon, if they really want to protect a backlane na tan, Kaja would definitely suit well. Why? Kasi yung Ling, yun yung ano eh, yun ang pinaka-isa sa magiging main target nito eh. And if you don't like a Ling na pasok-labas lang ng pasok-labas, Kaja is definitely a great pick for your side. So na-prevent na agad nila yung in and out Ling na kadalasan na natin nakikita. And by the way, Metropolitan number 1 etong Ling na to. So tignan natin kung ano yung magiging performance niya dito sa Land of Dawn as we go in onto the third series game number 1 ng Aether versus Arkangel Super Monchi. And yung ranking itself na binanggit mo, Baymax, I love to highlight that one na number 1 Metropolitan. Hindi siya basta-basta. Kasi kami sa Batman, iinan lang naglalaro eh. Kami sa Batman, kukunti lang kami sa Turkey. Oh. Pero etong Metropolitan, alam natin halos lahat ng mga inbound players nag-aagawan at talaga hindi lang nag-aagawan, talaga nag-gigit-gitan sa ranking. Kasi part to ng career nila eh. Kasi dyan ini-scout eh. Sino nga ba ito nasa top 1 rank? Yun yung mga hindi ka pwede basta-basta natutulog. Eto na nga, going in, very aggressive move. And there's a fake jump na mangyayari dito para sa Arkangel Super Munching. Si Iran, inispatan lang yung pwede ispatan. Kali nakikipagpakiramdaman. Habang si Super Escalera naman, konting abante ng Aether, sinasalubong agad niya nung kanyang Wing of the Devil of the Birding Fly. Grabe, ganun yung protection na binibigay nila dun sa Roger. Nakita nila na papunta na sila Irad, no, para agawin yung Little Wanderer natin. But sabi nila, hindi pwede, nandito kami, nakabantay. Ultimo yung bottom lane natin na si Dr. Maxhill.phd. Eh talaga namang umabot pa sa mid lane para lang madepensa at matulungan yung core hero nila na si Sasha. Well, at the same time, makikita naman natin ngayon dito sa bottom lane na nauna siyang mag-level 4 against the Pakito with the help of that cut lane, meaning pwede siya kagad rumotate, rumonda o tumulong sa mga kakampi niya ng mas maaga. Tsaka ganun ata talaga ang laruan ni ni Cram or ni Doctor, kasi kanina siya yung nagpakito na nag-cut, di ba? Yes. And usual cut play nila, cut talaga. Oh, right after niya i-cut, magi-invade, pero nga dahil walang invade, may try to protect yung kanilang ano tawag mo diyan kanina, turtle crab. Mas natawa ako doon sa bagong animal yard. Mas natawa ako doon eh. Pero eto na nga, aabante na naman ang Arkangel Super Munching. Inunahan nila ng positioning, pero papalag naman para sa second round. Etong Aether on the backline naman, the grand focus bar is still able to get that turtle as we stay for the side of Team Aether. Tempest of Blade kinumita rin, atras muna si Joyboy, burn na rin ang flicker out dito ni Super Escalera. Iniwan mo si Joyboy with a double kill naman. Kali is doing it, nilagay sa kahon ang dalawang membro mismo ng Arkangel Super Munching.
Ako, medyo nabitin in terms of damage output yung Arkangel, pero yung Aether, talaga namang pinakita nila na when in terms of damage, nandyan si Kali para bumakap. Yes, si Irad yung pinaka naging main target ng Arkangel Superman Chief, pero tulad na sabi ko, not enough damage to shut him down. He was still able to take the turtle buff as well, which gave him a shield, or yeah, a shield, which yung isa rin sa mga main reason kung bakit sila nakasurvive. And speaking of shields, may bottom lane, may pagsambi yung Angela natin, nagka-shield. Whoa! Yung mga natin sa pakita pa rin, not gonna be enough to survive the hit of the turret, pero ang sabi ni Angela, ipaghihiganti kita. Pinasok sa turret, speaking of turret, ultra mid lane, that's the rib, the Kaja, taken down by Irad with the help of Kali. Kali is really doing it right now. Dito sa first game natin, Prof, may pinapakita niya lang kung gaano siya kagaling magkagura. Alam mo, iba yung galawan talaga ni Kali eh, kagaling-galing ni Mr. Kali, and iba yung caliber niya. Yung pagiging kabisa niya using that Kagura na ma-maximize niya the poke, the burst na pwedeng ibigay dito ni Kali, dun napapahirapan ng Arkangel Super Munching. Super Escalera, kailangan niya namang huli, ang pwedeng hulihin dito. Ejector Ali Hook! Malabo pa sa malabo sa paningin ko na makaligtas ka sa ganong commitment na pinapakita dito ng Arkangel Super Munching, which is kailangan mismo maging maingat ng Aether. Alam naman ng Aether na wala silang Divine Judgment, pwede siyang pupuga dito with a Tempest of Blade, ini-ejector sa ere, pero the protection is there. The round 2 and the follow-up coming from Irad and Chester, the combination ng dalawa. Atras ang dalawang miyembro naman ng Arkangel Super Munching. Si Kali nagdidelikado, ha? Akala ko pipitas siya eh. Yung mga ganong ibig ni Kali eh. Ito ha, ito talaga yung ano, na-highlight na natin to last week, yung improvement ni Chester as a tank hero onto the team Aether. Sobrang laki ng naging improvement niya. Nakita naman natin yung performance niya as a tank, talaga naman tulong na tulong lahat ng mga miyembro, pero magiging target na rito is gonna be Kram na makakatakas. Yes, pero Joy Boy, there's gonna be an ejector, hinagis onto that pakita, pero pakita with the left hook jab, tapos knockout strike na hindi magkoconnect. Because of that, makakatakas pa yung Escalera natin. But look at Irad trying to steal the purple buff, and he will succeed. Medyo ano to ha, may dugong magnanakaw si Irad kanina pa umagaw siya ng turtle, magaw ng turtle crab, tapos may purple buff. Ito ata yung ano eh, snatcher sa eskolta or hold up it, no? Na binabanggit kanina ni Bibimba, pero na-snatch naman ang buhay dito ng isang Alice. Hindi pa tapos ang gera, si Irad din na maximize siya dahil nga may extra buff kami dito, kailangan namin maximize going in for the push habang zone out etong si Kirk. Ang ganda ng communication ng Aether, sobrang swabe ng movement nila, no? Kanina Arkangel sila yung may karapatan mang-invade, pero ngayon sila mismo ang ninanakawan ng team Aether Esports. Ano, hindi ba naman makakaagaw ng ganito kaaga yung Aether? Kasi may Demon Hunter Sword na kaagad yung link natin in a 5-minute mark. While War Axe na yung pakito natin, Angela might be going for a Lightning Truncheon with this kind of build, pero we all know na hindi Lightning Truncheon yung didiretsuhan yan. And speaking of diretso, mukhang gusto pa nilang dumiretso onto the middle lane right after nilang ma-takedown yung turret doon sa baba. And right now, Prof, makikita naman natin, in terms of map control, nakakasabay pa yung Arkangel Super Munching, pero it definitely is on the side ng Aether ng kakaunti. Hindi ganoon, hindi domination, pero nandoon siya, pero onto the top lane, Prof. Ito na nga nag-conceal, pero naispatan. Malinaw pa nga sa malinaw. Sabi nila, aatras muna ako dito. Pero good setup to para sa Arkangel Super Munching. Kasi palabas doon ng turtle, wala rin tore ang Aether. So yung back potential nila medyo malayo compared with that micro galing kay Irad. Sinabi ko ni Super Escalera, kailangan niya to. At hindi niya nakuha ang kailangan niyang pitasin. Buhay ang retriuser. 30 seconds para sa ating next turtle dito. Arkangel Super Munching, mumunti kang mahuli. Si Chester naman ang pinag-iinitan dito ni Joy Boy with that flicker out burned by Mr. JB, at aatras ulit ang Arkangel Super Munching. Ang daming potential kill na nafe-fail ang Arkangel dito against Aether. Yes, that's actually the fourth time na natakasan sila ng isang Irad na may kasamang Angela. Ulitin ko lang, Chester really performing well dito sa laban natin ngayon. Talagang protection kung protection yung binibigay niya, pero mukhang hindi na mapaprotect sila pa sa Marcus. Kasi sa yung una may hagis pa si Joy Boy ang kukunin na sa mega kill na tropa natin si Irad. Tapos may iwan si Kram. Boom! Kram doing his test para makapag-sustain dito. Ipasok dito si Gambari-Gambari Senpai, and because of that pagpasok, makukuha nila yung turtle. A 2-for-1 exchange in favor of Aether dahil nakuha rin nila yung turtle. Prof, ano na bang item ni Kali and ni Gambari-Gambari Senpai? Ba't ang sakit na nila? Iba kasing yung ginagawa dito ni no? Props kay Kirk. Sabi ni Kirk, na bala dito! Sa mga dumatayo sa atin, pinotektahan niya. Now going back sa ating item, War Axe with the stock plus the DHS na meron na Mr. Link or etong si Irad, going in for that endless battle. Endless na nga gusto yatang kill
para sa side dito iba si Kali, yung kalinga niya sa kanyang core hero plus that pitas. 9-4 ang ating score. Tuloy-tuloy lang sa abante, hindi nila tinitigilan ang Arkangel Super Mojim, which is ang Arkangel nakikipagsabayan pa yung bagong siyong head-on collision. Sige, pwede naman up until mapilayan ang isa sa kanila. Yes, talagang hindi sumusuko eh, no? Kahit alam nila na medyo tagilid sila against the leader, nandun pa rin yung apoy sa puso ng Arkangel Super Mojim. They know na hindi pa tapos yung laban, marami pa tayong core, pwede pa tayong makakambak. And speaking of comeback, the comeback potential na nakikita ko talaga dito is for them to at least build the necklace of Durance to counter out the shield that is being given by Chester. Ang laking bagay na si Iradji itatarget nila tapos may salib ng Angela, pero speaking of Iradji, yung habol dito kay Kram on the top of the slow coming in with the knockout galing kay Kirk, and that's gonna be another kill for the side of Aether Esports. We're actually seeing a holy crystal kay Super Escalera, Prof. Instead of going for the necklace of Durance that I was actually hoping for, hindi. Going full burst mage pa rin ang gusto ng isang kadya na to. Sabi nila wala ng paligoy-ligoy pa. Kung hindi ka mamatay man sa dakot ko, pero extra damage na pinapakita ko. Kasi nga, Super Shay, kailangan din ng extra damage para sa magiging extra hero. Now, 10-4 ang at score. Pinapantayan nila. Lugi sila sa kills, pero papantayan namin kayo sa map control. Tingnan mo naman, butas din ang baba. The mirror move na pinapakita ng Arkangel, that's a super clutch. Kahit lamang po ng 3K gold ang Aether dito, ang Arkangel, inuutakan nila pagdating sa positioning plus the map control. Eh no, tinan mo naman, the follow-up is there, the conceal is up, the flicker is burned, pero wala silang nahuli. At alam to ng Arc, ng Aether Esports, walang flicker tong tol. Pwede tayo umabahan, and the counter punch is here! Tapos may knockout sa nirvang galing kay Pakito. Meron pa tayong hindi niyang overturn na pinalong up. There's gonna be a free hit from behind. There's Iran still sliding. Ang ganda ng pagka-shield, unstoppable kill para kay Iran, still on the go. Magiging target niya si Kram. Kram is still alive. Patay yung alis natin, pero monster kill para kay Kali with that Kagura. And doon sa teamfight na yon, it's gonna be a 4-for-1 or actually 4-2 exchange in favor of Aether. Tapos kanila pa yung Lord natin ngayon, Prof. B. What went wrong doon sa Arkangel? Papamatay monster kill. The position is there. Dahil nga fail, yung kanilang gank na ginawa, ang dami nilang resources na na-burn, the conceal, the flicker, dun tumapang. Nakita may abante dito ni Iran. Sabi niya, Eddie Pelcon na to. Wala nang conceal-conceal eh. Wala nang flicker to. Yung strength capability dito ng Arkangel na wala to the extent na palabas na dito ang Lord, kinapitalize at pinanish nila dito ng Aether. So much for that, the ejector's there. They need to take down Iran na makakaligtas ba? Hindi. Na-shutdown na siya dito ng core na si Super. Super, sayang ka na ba? Umaatras habang umabante si Kirk. Nakitipas is dead! Ejector as well! Na pala yun! Pero papalapit sa kalaban, masyado na palalim. Habang si Dog is out at umaatras! Napitas naman siya ng pagsalubong dito ni Alice, na paalis na rin mismo. Si Roger, 16-7 is a clear win for the side of Aether. Kailangan pa nilang protektahan ng Arkangel Super Mojim ang top side nila dahil may Lord pa kasama. Meron pa, pero eto na nga yung Lord natin nagmamarsa, pero papasok sa loob yung Alice natin. That's gonna be Escalera being targeted, pero may pagpasok, hindi pa tapos parin Kurt. Siya ngayon yung ma-eject, papasok doon sa loob. Super Marco with the free hit, the Lord is gonna be taken down. A failed push para sa side ng Aether. What a nice D para sa Arkangel Super Mojim, kasi DEAD na nga dalawang miyembro dito, which is Kirk and si Gambare Gambare Senpai, na by the way may Holy Crystal. Meron na ring Winter Truncheon and Calamity Reaper. Whilst yung dito naman sa midlane, may another teamfight na nagagarap. Ang magiging target is gonna be Ling. Iran is going to escape with the Tempest of Blade. Isang hibla lang ng buhok yung pinantakas niya dun, bro. Mumuntikan siya eh, no? Iba yung clutch moment nito ni Iran. Huwag na kayo magtaka kung bakit siya ang top 1 Metropolitan para sa isang Ling user. Eh yung mga konting natalo lang kaya bumabado sa top 10 eh ng ng Ling Philippines eh. Yung medyo ang hirap pawiin ng MMR, pero the performance is there, and nararamdaman ko na even that si Mr. Super Escalera nahihirapan siya ulihin etong si Iran, na using the divine judgment napipilitan siya na iba na lang yung pwede natin i-dive, yung mas madaling pwedeng i-pick off. Kasi once na nahuli etong si Iran, nagiging dalawa buhay niya, extended plus the shield nang gagaling dito kay Chester. Iba rin naman yung global present
global presence mismo neto ni Chester using that Angela the Jumping coming from Cali. Grabe naman, the doctor tried to sustain, hindi na sapat ang CPR para mabuhay ka pa habang the injector as well. Lee will fall down, double kill. Ito na ang kalmot, kailangan umatras ng mga Aether esports, baka mawala yung kalamangan nila habang si Super Joy Boy super saya niya at nahuna ni Mr. Boy Toy si Chester Lover Boy. And now 3 man down for the side of Team Aether esports. Pumabaliktad wow. na naman yung presensya ng swerte at gamble for the side of Arkangel Super Monjing. Prof, isang maling wrong mistake lang yung nangyari sa Aether dito and makabawi agad yung Super Monjing. Ano nga ba yung pagkakamaling yun? Yun yung pagpasok nung ding natin without the presence of the Angela. Pero kali ang ganda naman na yinyak overturn onto the three person ng Arkangel. He was able to take down that Roger pero Super Marco with a free hit. Medyo mabilis tumakbo. Hindi siya aabutan for the killing spree. Pero Irad, may pagtalon onto the wall. Nandito sa Escalera to protect. Pero with that blink, Super Marco will live. Escalera nag-aantay lang ng tamang panahon pero hindi dumating sa kanya yung mga oras na yun. Arkangel SM is really doing it right now. Kanina sila yung under the pressure ngayon na pantay na nila against Aether and literally pantay because if you look at the net worth, that's both 43,000 for the Aether and Arkangel Super Monchi. So yung magiging pagtatalunan na lang talaga dito is this upcoming level 2 Luminous Lord. Though yes, isang maling wrong mistake from any of this team pro, yun yung magbubunga ng pagkatalo dito sa game number 1. We can't predict what's gonna happen kasi look at the items and the arsenals of ng mga miyembro nila na magkabilang team ha. Almost lang item na pareho eh. Natan definitely aiming at that immortality. Meron pang Athena shield. Meaning is expecting the magical damage that's coming in from that Kagura and Alice. Hindi na nila to basta-basta mabuburst. Isa rin sa main reason kung bakit siya naka-free hit ng matagal during that last team fight. Though yes, look at the link. Going for the BOD for the final item might be a malefic roar as well. Pero meron na rin itong Berserker's Fury. Kaya pala makati na po. At ginagawa dito mismo ni Super Joy Boy. Eh sinusubukan niya maging aggressive. Si Kali trying to face check. Alam niyo yung pwede nila sendakutin eh. Manggagaling sa taas saka sa bandang baba ang puwersa mismo ng Arkangel Super Monching. Habang yung Aether they're trying to penetrate yung depensa na ginagawa the Lord Dance. Eto na ang umpisa ng sayawan. Pinupuno-puno lang mismo ang gamit dito ni Link trying to go for the segue push para mapareact ang Arkangel Super Monching. They want to take 5 or the fake 5 or against 5. Magre-react naman pakito going into the mid. Nagre-react ang Arkangel Super Monching. Sabi nila mababasag ang turret natin sa taas. Maari din sa gitna. Now the switch of position. Sila naman ang nakapwesto ngayon para sa Aether Esports. Lokohan na. Sabi dito magdepensa ka muna Tams. This 4 against 5. Dahilan na. Si Pangito. Naku po, hindi tinalian ng kamay ang mismong paa. Kaya siya nakahatak at hindi na nakatakbo pa nga. Now, 18-14 ang ating score pero lamang sa bilang ang Arkangel pagdating sa hero count. Yes, wala yung pakito natin dito. He didn't expect na nandun yung apat ng Arkangel Super Monching. Medyo na-open yung Lord natin pero pwede posible pa rin tayo makakita ng contest from the side of Aether. Pumapwesto na dito si Kali as well as ating Alice. Pero with the ejector and suitable force combination, that's gonna be a mega kill. Natan's damage is doing it. Tans out to the middle lane. May nag-speed push tayo. That's gonna be the inhibitor turret being targeted. Yung Link natin hindi pa nagre-recall pero mahuli nila si parin Kali. Kali is trying to run away pero Roger is gonna catch up onto him. The Lord is now free. Link is still there. Defend, pero Tam still on the go. Tamang overhearts lang. Trabaho-trabaho lang tayo dito. Wala akong pake kung nandito kayo lahat. Pero Irad, wala rin pake kung apat pa yung nagbabantay sa Lord dito as long as manakaw niya. Pero natatandaan mo ba, Pro? Kanina, galaw magnanakaw to si Irad. Lahat ng buff, pati gold grab na gagawa niya i-retry out. Pero this time, hindi niya na magagawa yun as Arkangel Super Monjing secures the level 2 Lord. Panahon na naging galawang magnanakaw ngayon si Irad, naging galawang barangay tanod. Rumonda ang apat na miyembro at lahat ng iskinita, nilagyan na nila ng checkpoint. Lahat ng papasukan dito ni Irad, automatic cross out. Plus, eto si Dr. Max Hill, the doctor is in. Pinasok niya mismo yung base to the extent na siya mismo nakabasa dito. Lord, this is an enhanced Lord. Medyo makunat pero kaya pa depensan. Hinihintay ko lang yung final form dito ng Aether for the defense na mangyayari. Eto na, Contra Inferno. Inumita agad dito para push ang Team Arkangel Super Monching. Dr. Max Hill leading the Team Arkangel Super Monching. Pasagan Torre siya top. Ginawan di ko yan, Lord, para matuluyan. Now, going in for the final team fight na maaring mangyari dito sa bandang baba. Ako, eto na.
mukhang binibigyan na ng enough pressure ng Arkangel Superman Chain yung Aether para masira yung connection nila as a team right now. Pero sa middle lane, may pagsabugot na naman na magaganap. That's gonna be the unstoppable kill para kay Marco. And dito sa bottom lane na yung susunod na magiging target si Dr. Max, si O.C. Kram, still on the go with this time. Sabi naman kumukrota, walang katakot-takot sa pramas. Dito ang ganda pagka-eject ng auto-chest. So, siyempre magiging target pero sa blade. Dito tama ni Link. Si Link yung makakatakbo. Pero si Kali ay hindi. Sumunod pa yung Angela natin. That's gonna be a four-man takedown para sa Arkangel Superman Ching as they take game number one. Umaliktad! Bigla ang itinadhana para sa Aether Esports si Mr. Super Excalera. Tatawagin ko dyan Excalera kasi siya yung nag-X-Factor dun sa pagkahuli niya kay Topa Kids.